Number 1. Ang Christmas ay hindi totoong December 25. Walang nakasaad sa Biblia na ang Pasko ay nagaganap o kailangang maganap tuwing December 25. Dahil ayon dito, si Jesus Christ ay pinanganak noong tagsibol, hindi noong winter season. Oops! Teka lang! Kung bago ka sa aking YouTube channel, maaari kang mag-subscribe para maging updated ka sa mga interesting videos ko. I-click mo lamang ang subscribe button sa ibang bahagi ng video na ito. Salamat! Number 2. Ang Christmas tree ay nagmula sa mga Egyptians at Romano. Ibig sabihin ng pagtatayo ng Christmas tree noong unang panahon ay nalalapit na ang spring. Pero dito sa atin, nakaugalian na ng mga Pilipino na ilabas ang mga Christmas trees kapag malapit na ang winter o ang Pasko. Alay si Prince Albert ng Germany noon ng Christmas tree kay Queen Victoria ng England. Matapos nito ay naging tradisyon na sa kanilang bansa ang pagtatayo ng Christmas tree at kumalat pa sa buong mundo. Number 3. Si Santa Claus ay sinasabing nang galing sa imahe ni Saint Nicholas, pero sa totoo lang, si Saint Nicholas ay walang bigoteng mahaba na kulay puti at nakasuot ng pulang kasuotan. Si Saint Nicholas ang simbolo ng pagtulong sa may hirap at nangangailangan, maging tagapagtanggol din ng mga kababaihan. Number 4. Ang Coca-Cola Company ang lalong nagpasikat kay Santa Claus. Malaki ang ginagampanan ng Coca-Cola para lalong sumikat si Santa sa mga tao. Noong una ay totoong nakakatakot ang imahe ni Santa Claus, pero dahil sa mga advertisement ng Coca-Cola noong 1931, ay naging masaya ang tingin ng tao sa kanya sa tulong ng isang hired illustrator na si Haddon Sandbloom. Number 5. Nagsasabit ka rin ba ng Christmas socks tuwing season ng Kapaskuhan? Ang pinagmulan nito ay galing sa isang aksidente. Ayon sa alamat, nakaugilian na noon na magpatuyo ng medyas sa chimenea. Accidentally ay nangyari nagkaroon ng ginto ang isang medyas at simula nga noon ay kumalat ang balitang sabi na ang ginto ay galing kay Santa Claus. Number 6. Ang Jingle Bells na kanta ay originally isang pasasalamat na kanta na may pamagat na One Horse Open Sleigh, hindi isang Christmas song. Number 7. Ang Pasko ay ipinagbawas sa batas noon sa Boston ng manirahan ng mga puritas dito mula 1659 hanggang 1681. Ang sinumang tao na makakitang masaya sa araw ng Kapaskuhan ay parurusahan. Kalaunan ay nalaman ng gobyerno na mahalaga pala ang Pasko, kaya nagkaroon ng piging noong December 25, 1789. Number 8. Maraming nadidiskrasya sa pagdedecorate pa lamang, mula sa pagkakabit ng Christmas lights, Christmas tree at iba pang Christmas accessories na itatala taon-taon, na mayroong mahigit 14,000 ang dinadala sa emergency rooms ng mga ospital dahil mayroong insidente ng pagkakahulog mula sa mataas na lokasyon, pagkakakuryente, nawala ng malay, inatake sa puso at marami pang iba. Number 9. Ang X letter sa salitang Christmas mula sa pinaiksing Christmas ay hindi dinaglat lamang o pinaiksing ng mga tao dahil sa texting o ano paman. Ang X ay galing sa salitang chi sa Greek na nangangahulugang Christ. Mayroon din salita na ang salitang Christianity ay nispelling bilang Christianity. Number 10. Ang tinsel ay pinagbawal noon sa US dahil ang mga sinaunang tinsel ay gawa sa lead. Maraming tao ang nalasan dito, kaya ipinagbawal ito. Ngayon man ay marami pa rin ang gumawa nito bilang negosyo, pero pinalitan nila ito bilang plastic na hanggang sa ngayon ay ginagamit natin sa mga pandekorasyon. Ang original na kulay nito ay hindi talaga gold o anumang kulay na nakikita natin gaya ng pula, berde, asul at dilaw, kundi silver. Silver ang original na kulay ng unang gawang tinsel sa kasaysayan.